Chilukat. Agad na napakunot ang noon ni Franz nung marinig niyang bumulong ang katabing babae. Sa pagkakataong yun, ay nakaramdam ng galit si Franz sa sarili. Imbis na pagtuunan niya ng pansin ng kanyang buntis na asawa, ay narito siya at katabi ang isang babaeng nakilala niya sa bar kagabi. Friendly? Nautal na bulong ni Franz at saka unti-unting naglakad patungo sa kinararoonan ng kanyang asawa. Kitang-kita niya ang pagtulo ng bawat butil ng maluha mula sa kanyang mga mata. Hindi maiwasan ni Franz ang mapalunok, lalo na noong makita niyang nagsimula nang magdugo ang mga paa ni Fenley dahil nasugatan nito. Sana hindi na lang kita nakilala. Sa pagkakataong iyon ay ramdam ni Franz ang galit, pagsisisi at kalungkutan sa boses ng kaharap na asawa. Fenley, kinakabang wika ni Franz. Dinudugo ka. Bulong pa ni Franz at saka itinuro ang pajama ni Fenley na may kulay pulang likido. Kung bago ka pa lang sa channel nito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walwala na! Sigaw ni Yasmin sabay-akbay sa kayong dalawang kaibigan. Sa wakas, tapos ng finals. Kayo lang iyon, okay? Baka nakakalimutan yung ibang schedule namin. Sagot ni Finley at saka itinanggal ang braso ng kaibigan sa kanyang balikat. Pero sige, gusto kong magwalwal ngayon. Ay nako, Finley. Kailan ka ba humindi sa amin? Natatawang sabat ni Aries. Kapag humindi ako. Hindi na ako iyon. Sagot ni Finley at saka nagsimulang umupo sa isang bench. Ano bang inumin natin? Dahil mag-fourth year na tayo? Okay siguro kung try naman nating mag-bar. Suwesyo ni Yasmin. May nakapunta na ba sa inyo ng bar? Ako nakapunta na. Pagsagot ni Aries. Doon ko nakilala yung boyfriend ko, remember? Pero honestly, ayoko nang bumalik doon dahil paniguradong hindi tayo mag-enjoy doon. Ano ka ba? Hindi pa nga namin napupuntan tapos kinukonclude mo na hindi tayo mag-enjoy doon. Ano ka ba? Hindi pa nga namin napupuntan tapos kinukonclude mo na agad na hindi kami mag-e-enjoy? Reklamo ni Yasmin. Malay mo, doon din namin makikilala yung tiyawa namin. Hay nako, kapag pumayag si Finley, payag na rin ako. Wika ni Aries at saka ngumuso kay Finley. Wala pang isang minuto ay agad na tumungo si Finley. Dahilan para agad na mapasuntok sa hangin si Yasmin. Hay nako, kailan ka ba humindi? Umiiling na tugol ni Aries. O siya, basta huwag kayong hiwalay sa paningin ko ha. At saka maganda kayo. Nakakahilo yung ilaw at nakakabingi yung malalakas na tugtugan doon. Hindi mo na kami kailangang palalahanan, no? Alam na namin yun dahil lagi namin nakikita yun sa mga movies at teleseryes. Wika ni Yasmin. Ang problema na lang natin ay kung paano natin ipapaalam si Finley sa kanyang pamilya. Yun lang ba? Hindi yan big deal, no? Sagot naman ni Aries sabay, kindat kay Finley. Anak, paabot naman ng pitsil. Wika ng ina ni Finley sabay turo sa pitsil na malapit sa kanyang bunsong anak. Mabilis na kinuha ni Finley ang pitsil at saka inaabot sa kanyang ina. Kamusta ang school hero? Tanong ng kanilang ama bago uminom ng tubig sa baso. Nahirapan ka ba sa pagmamasteral? Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang po ako, Papa. So far, kaya ko naman po yung schedule. Sagot ni Hero habang nagsasandok ng kanin. Nag-enjoy rin naman po ako sa pagmamanage ng flower shop natin. Hopefully, kapag nakatapos na sa Finley, bala ko rin namang magtayo ng maliit na cake shop. Simula po kasi nung bata pa lang kami, hilig talaga naming mag-bake. Naku, isang taon na lang din pala ano, at gagraduate ka na rin. Masayang wika ng ina ni Finley. Salamat sa Diyos. Bawal pa munang mag-boyfriend ha. Gayahin mo itong kuya mo na hindi muna nag-girlfriend. Nakafocus muna sa pag-aaral at sa career. Paalala pa ng kanilang ama. Dahil sa totoo lang, hindi pa ako handa magka-apo. Ihanda ko muna mamaya yung suusutin natin para bukas pagsimba. Sambit ng kanilang ina bago inom ng tubig. Maga kayo matulog dahil maaga tayo bukas, okay? Mama, okay lang ba kung
Late ako matulog. Bala ko nang tapusin yung pinapanood kong series eh. Tanong ni Hiro. Ilang araw na rin akong hindi nakapanood kasi. Sige lang anak, walang problema. Sawsaw ng kanilang ama. Ama, pa, okay. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Finlay, agad na siyang napatigil dahil sa sinagot ng kanyang ina. Hindi pwede. Okay na sana kung kahit magpuyat kay, maaga kang nagigising. Mabilis na napabuntong hininga sa Finlay at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Maya-maya ay napatigil ang lahat noong tumunog ang cellphone ni Finlay. Anong pinag-uusapan natin tungkol dito? Bulong ng kanila ama. Ang sabi ko bawal ang cellphone sa lamesa, hindi ba? Sorry po. Bulong ni Finlay at saka sinagot ang tawag ng kaibigan. Hello Finlay, busy ka ba? Tanong ng babae sa kabilang linya. Pasimple niyang pinindot ang loudspeaker upang marinig ng kanyang mga magulang ang kanilang usapan. Bakit? Anong problema? Tanong ni Finlay habang nakalagay sa kanyang tenga ang kanyang cellphone. Kailangan ko kasi ng tulong about sa groupings namin eh. Tugon ni Iris sa kabilang linya. Okay lang ba kung magpatulong ako sa inyo? Oo naman, walang problema. Tungkol ba saan? Tanong ni Finlay. Well, medyo complicated kasi kapag in-explain ko siya via phone call. So, I was wondering if okay lang kung pumunta ka rito sa bahay tonight? Actually, magluluto si mama ng paborito nating carbonara. Ano, tara? Nagpakita ng malungkot na mukha si Finlay dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang. Sir, bago makapagsalita si Finlay ay agad sumabat ang kanyang ama. Sige lang Iris, papapuntahin namin si Finlay dyan. Mabilis na nilaki ang mga mata ni Finlay at saka napangiti. Hello Tito, salamat po. Sambit ni Iris sa kabilang linya. Basta huwag niyo lang kalimutan na magsisimba kami bukas ha. Sabat naman ang ina ni Finlay. Kamusta na lang kami sa mama mo? Sige po tita, salamat po. Tugon pang muli ni Iris. My God, kinaban ako. Akala ko hindi ako papayagan. Wika ni Finlay at saka napabuntong hininga. Agad siyang humiga sa kama ng kaibigan at saka napapikit. Bumangon ka na, Finlay, at magbihis. Hinihintay na raw tayo ng boyfriend ni Iris sa may bar. Sambit ni Yasmin habang naglalagay ng makeup. Actually, hindi ka naman talaga papayagan eh. Lalo na kapag nalaman nilang sa bar tayo pupunta. Ang galing umakting ni Iris. Napaniwala niya si na mama. Wika pa ni Finlay at saka tinignan ang madras na nasa closet ng kaibigan. Of course. Pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang niyo, hindi ba? Sambit ni Iris na kagagaling lang ng CR. Huwag lang tayong mahuli, hihi. Wala naman sigurong magsusumbong, hindi ba? Sambit naman ni Yasmin habang naglalagay ng kanyang makeup sa isang pouch. Halika rito, Finlay, at nang ma-makeup pa na kita. Agad na nagtungo si Finlay sa kinaroroonan ng kaibigan at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Noong makapasok na ang tatlong magkaibigan sa isang bar, ay katulad nga ito ng mga napapanood nila sa palabas. Maingay, puno ng mga taong may magagandang forma, at nakakahilo rin ang iba't ibang kulay ng ilaw. Bukod pa rito, ay sari-sari rin ang amoy ng pabango na kanilang nalalanghap. Oh, nandiyan na palang baby boy ko. Bulong ni Eris, bago salubungin ng maraming halik ang bagong dating na lalaki. May kasama pa itong dalawang lalaki at nakasuot pa ng cap ang isa. Kaibigan ba niya yung dalawa? Pakilala mo naman ako sa isa. Bulong ni Yasmin sa kanyang kaibigan sabay siko rito. Loves, pakilala mo naman itong bestie ko sa friend mo. Bulong ni Eris sa kanyang boyfriend. Agad na tumango ito at saka itinuro ang lalaking may kulay blonde na buhok. This is Eric. And this is Franz. Parehong single. Mabilis na napangisi si Yasmin at saka kumindat kay Eric. Lumapit ang binata at saka bumulong. Do you want to dance? Sure. Walang pag-aalinlangang sambit ni Yasmin at saka tumayo. Eris, sayo tayo. Tara. Mabilis na hinatak ni Eris ang kanyang boyfriend. Dahilan para maiwan si Franz at si Finlay sa table. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ay agad na napakita ng matamis na ngiti si Finlay. Ito ang dahilan kung bakit naisipan din ng binata ang mapangiti. Aminin man niya o hindi, ay talagang ang nakakahawang ngiting meron ito. Anong pangalan mo?
pagbasag ni Franz sa namumuong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Finley, sagot ng dalaga at saka ipinatong ang kanyang braso sa lamesa. Ikaw, Franz, maikling sagot ng binata. Anong gusto mong inumin? Libre ko na. Huwag na, pagtanggi ni Finley. Ayos lang, hintayin ko na lang sin... Tingin mo ba? Lalagyan ko ng kung ano yung inumin mo? Tanong ni Franz. Hindi agad nakapagsalita si Finley. Sinimulan niya ng pagtapik sa lamesa dahilan upang pagmasdan siya ng lalaki. First time mo ba rito? Tanong pa ng binata. Agad na tumango ang dalaga dahilan para mapangiti si Franz. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mag-enjoy ka sa unang araw mo rito. Nagbigay ng nakakalokong ngiti ang binata dahilan para halos magwala ang puso ni Finley. Ano bang kailangan ng lalaki nito at bakit nag-chat ng ganitong oras? Tanong ni Hero sabay kuha ng kanyang cellphone. Pare, tulungan mo naman akong ihatid itong tropa natin pa uwi. Lasing na lasing eh. Pagbasa ni Hero sa chat ng kanyang kaibigan, agad niyang inikot ang kanyang mga mata at saka napakamot sa ulo. Akala ko pa naman, mapapanood ko na yung series na gusto ko nang matapos. Bulong ni Hero sabay patayin ang kanyang laptop. Anong nangyari? Pasigaw na tanong ni Hero sa kaibigan. Naparami ng inom eh. Sigaw pabalik ng isa niyang kaibigan. Balita ko nag-break sila ng girlfriend niya. Agad na napailing si Hero at saka inalalayan ang kanilang kaibigan habang naglalakad patungo sa exit ng bar. Habang naglalakad, ay hindi inaasahan ni Hero na may makikita siyang isang familiar na individual sa dikalayuan. Teka, si Finley ba ito? Tanong ni Hero sa sarili. Habang nakatingin si isang babaeng nakasuot ng kulay pula na dress, tuloy lang ito sa pagsayaw kasamang isang matangkad na lalaki. Imposible. Kasama niya sina Ere. Teka, si Ere si yun ah. Bulong pa ni Hero sa sarili noong makita niyang may isang babaeng umakbay kay Finley. Hero, tara na. Pagyaya muli ng kaibigan ni Hero. Dahilan, para agad na siyang maglakad patungo sa sasakyan ng kaibigan. Marami ka nang nainom. Umuwi na tayo. Pagyaya ni Eric sa kaibigan na halatang lasing na. Wala pa namang sunrise oh. Party pa tayo. Sagot naman ni Finley habang umiikot-ikot. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Wika naman ni Franz na halatang marami na rin nainom. Baliw ka ba? Halos nga pati ikaw lasing na rin. Sagot naman ni Eric na kasalukuyang umiinom ng pang-apat niyang alak. Hatin na namin kayo sa van nang makapagpahinga muna kayo. Hoy, huwag. Baka kung anong milagrong gawin ng dalawang iyan. Bulong ni Yasmin sa lalaking katabi. Iwan ba natin sila roon? Siyempre hindi, no? Sausaw naman ni Eris. Nagtungo na nga ang mga magkakaibigan patungo sa van ni Eric. At agad na dinala rito ang kanilang dalawang lasing na mga kaibigan. Hoy, huwag niyo ngang patabihin yung dalawa. Saway ni Yasmin nung ilagay ni Eric ang kanyang tulog na kaibigan sa tabi ni Finley. Tulog sila pareho, sigurado akong walang mangyayari sa kanila. Okay? Pagpapakalma ng boyfriend ni Eris. Tara na. At pumartik pa tayo. Fine. Sabi niyo eh. Bulong ni Yasmin. Sabay sarado ng pinto ng sasakyan. Noong makatayo na ang magkakaibigan, ay agad na unti-unting iminulat ng dalawang kanilang mga mata. Bagamat alam ng dalawa na may tama na sila, ay hindi ito naging hadlang upang mapansin nilang tanging kagandahan ng bawat isa. Ang ganda mo. Bulong ng binata at saka hinawakan ng pisngi ng dalaga. Inikot lamang ng dalaga ang kanyang mga mata. At saka balak na sanang buksan ang pinto ng van. Ngunit hinawakan ni Franz ang kamay niya. Agad silang nagkatinginan. At sa ilalim ng napakaliwanag na buwan, ay nakaramdam sila ng uhaw na mapupunan lamang ng kanilang malalalim na halik. At may init na katawan. Gago, magsisimba pa pala si na Finley ngayon. Mabilis na napatakbo si Eris patungo sa van Eric. Hindi na nila namalayan ang oras dahil masyado silang nag-enjoy. Dahilan para makalimutan nilang pinaalalahanan pala sila ng magulang ni Finley na kailangan makauwi ito bago mag-alasing ko ng umaga. Nang buksan ng magkaibigan ang sasakyan, ay agad nang laki ang kanilang mga mata noong makitang magkayakap ang dalawa habang natutulog. Tangina, may nangyari kaya sa kanila? Bulong ni Eris. I just hope may protection silang dala. Dagdag pa ng boyfriend ni Eris.
Ang usapan namin ni Eris, before 5, dapat nandito na si Finley. Mag-aalas 6 na oh. Sigaw ng ina ni Finley habang bumababa ng kanilang hagdanan. Hindi na nga sumasagot sa tawag ko. Chill, Han. Baka napuyat lang kakagawa ng school activities. Sagot naman ng ama ni Finley na kasalukuyang naglalagay ng mga plato sa lamesa. Hero, nakakontak mo ba ang kapatid mo? Hindi rin po. Sagot ni Hero sabay lagay ng mga baso sa lamesa. Okay lang naman po siguro kung tayo na lang ang magsimba. Nako, hindi pwede. Mabilis na tugon ng ina ni Finley. Hindi pwedeng hindi siya kasama dahil kapag nagkataon, ito lamang ang araw na hindi natin siya makakasama sa pagsisim. Oh, haya na siya. Good morning po. Bati ng magkakaibigan. Pasensya na po kayo kung anong oras na namin nahatid si Finley. Masakit daw po kasi ang ulo niya eh. Napuyat po kasi kami kagabi kakasagot ng mga gawain sa school. Paghingi ng tawad ni Eris, hindi na iwasan ni Hero ang mapangiti sa loob ng kanyang isipan. Okay lang, kumain na muna kayo. Nagluto ako ng pritong itlog at hotdog. Hero, ipagtimpla mo na sila ng kape. Utos naman ang ama ni Finley. Uminom ba kayo? Tanong ni Hero. Agad na nakaramdam ng kaba si Yasmin, dahilan para. Agad siyang matawa. Po? Pagkaklaro ni Yasmin. I mean, uminom ba kayo ng kape? Muling tanong ni Hero sabay kuha ng dalawang baso. Oo po. Sagot ni Eris. Sabay tingin kay Yasmin. Si Yasmin po gatas na lang. O sige. Bulong ni Hero habang nilalagyan ng gatas ang isang cup at kape naman si isa pang tasa. Susuka ko. Bulong ni Fanny sa kanyang kuya habang naglalakad sila palabas ng simbahan. Ilang beses ko nang nalunok yung suka ko. Nakakadiri. Iyan na papala mo kapag umiinom ka ng hindi nagpapaalam. Bulong naman ni Hero. Agad na nanlaki ang mga mata ni Finley at saka napahawak sa kanyang labi. Paano mo na lamang uminom ako? Tanong ni Finley sa kanyang kapatid. Sabihin mo nga, ngayon ka labang nagsinungaling sa amin? Bulong pabalik ni Hero sa kanyang kapatid. Baka mapalayas ka sa bahay ng Dioras kapag nalaman nilang nag-inom ka. Ngayon lang ako nag-inom sa bar. Bulong ni Finley. So ibig sabihin, hindi ito unang beses na nagsinungaling ka sa amin? Tanong muli ni Hero. What the hell, Finley? I'm sorry, kuya, okay? Please, huwag mo kong ibuko kila mama kung hindi paniguradong grounded ako ng isang buwan. Pagmamakaaw ni Finley sa kanyang kapatid. Well, kung hindi ka sumuway, hindi sasakit iyang ulo mo. Galit na wika ni Hero sa kanyang kapatid na kasalukuyang nakahawak sa kanyang noo. Alam mo bang nakita ng dalawang mata ko yung pinaggagawa mo kanina? Wait, bakit ka nga pala nasa bar? Tanong ni Finley sa kanyang kapatid at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Sige nga, i-explain mo sa akin. Tinulungan ko yung isang tropa ko na ihatid pa uwi yung kaibigan namin. Sagot ni Hero. At saka, ilang taon na ba ako? Ha? Yung iba kong mga kaklase dati, may pamilya na eh. Fine, fine. Alam mo naman na ayaw ng pamilya natin yung mga bar-bar, hindi ba? Gusto nila na maging masunurin at masisipag dahil sa pag-aaral. Buntong hininga ni Finley. This will be our little secret, okay? Sa isang kondisyon. Agad na naliit ang mga mata ni Finley sa sinambit ng kanyang kapatid. Ano namang kondisyon? Tanong pa ni Finley. Ililibre mo ako ng ice cream. Mabilis na natawa si Finley sa sinabi ng kanyang kapatid. Ice cream lang pala eh. Tara! Wika ni Finley at saka hinatak ang kanyang kapatid patungo sa kalsada. Girl, may extra pad ka ba? Tanong ni Eris kay Yasmin. Wala eh. Tanong mo si Finley baka meron. Sagot naman ni Yasmin sabay nguso sa katabing dalaga. Napatingin naman si Eris sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nakatulala. Girl, may dala ka bang napkin? Tanong ni Eris. Agad na napakagat sa labi si Finley at saka napatingin sa dako ng kanyang mga kaibigan. Guys, delayed ako. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga dalaga. Dahilan para agad silang mapatingin sa paligid. What? Wait, may boyfriend ka ba? Kanino ka nakipag-sex? Tanong ni Eris. Kay Franz, yung kaibigan ng boyfriend mo.
kinakabang bulong ni Fenley. Oh my God, hindi ba kayo gumamit ng protection? Bulong pa ni Yasmin. Anong balak mo niyan? Hindi ko pa alam. Titignan ko. Baka late lang yung regla ko this time. Wika ni Finley at saka napahilamos sa mukha. Gusto mo bang i-text natin yung lalaking iyon? Tanong ni Yasmin sabay kuha ng kanyang phone. I-text ko si Eric. Huwag na. Ayokong pati siya pag-isipin ko pa. Buntong hininga ni Finley. Kailangan mo ng napkin, hindi ba? O heto. Salamat, girl. Wika ni Eris at saka kinuha pa ang napkin na inabot ni Fenley. Punta lang ako ng CR, ha? Anong plano mo niyan in case na buntis ka nga? Bulong ni Yasmin. Ipapaalam mo ba agad sa family mo? Honestly, hindi ko rin alam. Paniguradong magwawala yung mga magulang ko. Conservative ba naman din sila? Sagot ni Fenley habang umiiling. Hay nako. Dapat talaga hindi ako masyadong nagpakalasing. I-update mo kami ni Eris agad, ha? Kapag nagkaroon ka na ng regla, okay? Nakangising bulong ni Yasmin. Don't worry, Finley. Hindi ito makakarating sa kahit na sino. Thank you, Yas. Nakangising sambit ni Finley sabay hawak sa kamay ng kaibigan. Lumipas ang isang buwan at hindi pa rin dinadat na ng regla sa Finley. Sa pagkakataong ito, ay agad niya nang kinonsulta ang kanyang kuya na si Hero. Nung makarinig ng sunod-sunod na katok si Hero sa kanyang kwarto, ay agad siyang napasulyap sa pinto. Pasok, bukas iyan! Sigaw ni Hero. Nung magbukas ang pinto, ay agad na sinilip ni Hero kung sino ang pumasok. Oh, anong meron? Tanong ni Hero, at saka ipinagpatuloy ang pagsusulat sa kanyang notebook. Kuya, may sasabihin ako. Seryosong bulong ni Finley at saka isinirado ang pinto. Napatigil sa pagsusulat si Hero at saka napatingin sa kanyang kapatid na kasalukuyang nakatungo. Agad na nanliit ang mga mata ni Hero. Anong meron? Tanong ni Hero. Bakit ang seryoso ng mukha mo? Kuya, I think buntis ako. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Hero sa sinambit ng kapatid. What the fuck? Bulo ni Hero at saka napahawak sa kanyang bibig. Nagtry ka bang magbiti? Hindi pa. Pero halos dalang buwan na akong delayed, kuya. Anong gagawin ko? Kinakabang wika ni Finley. Wait, kumalma ka. Ininform mo ba yung boyfriend mo o kung sino man yung tatay niyan? Tanong ni Hero. Kung hindi pa, kontakin mo na. Tapos, anong sunod kong gagawin? Nag-aalala ang bulong ni Finley. Sasabihin ko na ba kaila mama? Paniguradong magagalit iyon. Pero tingin ko, mas lalong magagalit iyon kapag hindi mo agad sinabi. Bulong ni Hero at saka hinawakan ang balikat ng kapatid. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, okay? Nagpakita ng isang matamis na ngiti si Finley at saka agad na niyakap ang kanyang kapatid. Eric, nasaan yung tropa mo? Bunga din Yasmin sa kanyang boyfriend nung makapasok siya sa bahay na tinitirhan ng magkakaibigan. Bakit? Anong kailangan niya sa kanya, babe? Tanong ni Eric. Saan yung kwarto niya? Tanong naman ni Eris. Yung may nakalagay na do not disturb na sticker. Sagot ni Eric habang pinupunasan ang basa niyang buhok. Ano palang kailangan niyo sa kanya? Mabilis na nagtungo ang magkakaibigan sa isang pinto at saka nagsimulang kumatok. May kasama siya sa kwarto. Baka magulat kayo. Pahabol ni Eric. Sino? Tanong naman ni Finley. Nung magbukas ang pinto, lahat ay napatingin sa babae na kasot ng pulay puting sando at napakaikling shorts. Hello? Sino kailangan ninyo? Tanong nito. Si Franz, pwede po ba siyang makausap? Tanong ni Eris. Sinong naghahanap sa akin? Wika ni Franz, sabay akbay sa dalagang nakaputing sando. Anong kailangan ninyo? Pwede ka ba naming makausap? Tanong ni Finley. Agad na napakunot ang noon ni Franz at saka napatingin sa kanyang kaibigan na si Eric. Hindi ba pwedeng dito na tayo mismo mag-usap? Tanong pa ng binata. O siya, muna na ako, Franz. Baka hinahanap na ako ng boyfriend ko. Wika ng dalaga at saka nagsimulang magligpit ng kanyang gamit. Nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan sa kanilang narinig. Dahilan para
agad silang mapatingin sa dako ni Eric. Mas mahal mo ba talaga yung boyfriend mo kaysa sa akin? Rinig nilang sagot ni Franz. Franz, kakilala lang natin kagabi. Malamang, mas mahal ko talaga yung boyfriend ko dahil matagal na kami magkasama. Rinig nilang wika ng dalaga. Pwede bang magkape muna ako? Tanong ni Franz habang naglalagay ng creamer sa kanyang cup. Gano'n ba kaimportante yung pag-uusapan natin at kailangan yung pa talagang pumunta ng ganito kaaga sa bahay namin? Buntis ako. Mabilis na wika ni Finley. At ikaw ang ama. Ako? Natatawang tanong ni Franz. Paano ka nakakasigurado na ako nga yun? Dahil sa'yo lang naman siya nakipag-sex. Sabat naman ni Eris. Halos mahulog ang panga ni Franz dahil sa sinabi ni Eris. Sigurado ka bang buntis ka? Wala ka bang boyfriend? Tanong muli ni Franz. Sa akin ka lang ba talaga nakipag... Mabilis na inilabas ni Friend lang tatlong pregnancy test na kanyang ginamit at lahat ito ay positive. Anong plano mo? Buntong hininga ni Franz. Gusto mo bang ipa... Hindi ko ipapalaglag ang bata. Maringwi ka ni Friendly. Ikaw, anong plano mo? Alam mo, ang laki talaga ng pagkakaiba ng mukha mo kapag nakangiti ka. Nagmumukha kang matanda kapag galit yung itsura mo. Nakangising sambit ni Franz habang tinatalian ang kanyang buhok. Inikot ni Friendly ang kanyang mga mata at saka napahawak sa kanyang noo. Teka nga, ano bang gusto niyong gawin ko? Tanong pabalik ni Franz. Kasi hindi ko rin alam kung ano bang dapat kong gawin. Stop messing around. Alam mo at alam ko ang dapat mong gawin. Wika ni Friendly. Sasabihin ko na sa parents ko. At kailangan, kasama kita. No way. Natatawang sambit ni Franz. Hindi pa ako handa maging ama. At di sana hindi ka nakipag-sex sa akin. Sagot ni Friendly. At the first place, hindi ka rin dapat bumuka ka. Sigaw ni Franz. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Friendly, dahilan para agad niyang sampalin ang kaharap na binata. Luke, pareho tayong may mali rito. Buntong hininga ni Friendly. May niisip ka bang solusyon? Gento lang. Susustentuhan kita. Pero huwag mo na akong ipakilala sa mga magulang mo. Sambit ni Franz bago lagyan ng mainit na tubig ang kanyang tasa. Okay ba iyon? Ano sa tingin mong magiging reaksyon ng pamilya ko kapag hindi ko sinabi kung sinong nakabuntis sa bunso nilang anak? Tanong ni Friendly sa lalaking kasalukuyang naghahalo ng kanyang kape gamit ang isang kutsara. I don't know. Bulong ni Franz. Hindi naman ako yung bunso nilang anak. Aba, pilosopo ka pala ha? May halong inis na wika ni Eris. Kung wala kang balak panindigan yung kaibigan namin, sabihin mo lang. Wala naman akong sinabi na hindi ko pa naninindigan. Ang sabi ko lang, huwag akong ipakilala sa mga magulang niya. Paliwanag ni Franz. O sige, para sa ikatatahimik ng isip at puso ninyo. Ipapakilala ko ng sarili ko sa mga magulang mo. Teka, alam ba nilang buntis ka? Hindi pa. Buntong hininga ni Friendly. Mabilis na nilaki ang mga mata ni Franz at napahawak sa kanyang noo. Paniguradong, mabubugbog ako, tama ba? Bakit naisipan ninyong mag-deliver ng kung ano-anong pagkain? Ano bang meron? Malayo pa naman ang birthday ko ah. Natatawang wika ng ama ni na Friendly bago pa ito makaupo sa isang kulay itim na upuan. Aba, may pa-pizza pa. Nagpakita lang ng isang malawak ng ngiti si Hero habang inilalagay sa kanilang lamesa ang mga in-order nilang pagkain. Ano bang meron? Bulong ni Brenda sa kanyang panganay na si Hero. May surprise ba? Basta, tingnan nyo na lang humamaya. Bulong pabalik ni Hero, dahilan para agad na magtaka si Brenda. Magandang tanghali po. Bati ng mga kaibigan ni Friendly, nakakarating lang. Agad namang tumangwa at ngumisi si Brenda as si Dante sa mga dalaga. Teka, sino itong lalaking to? Tanong ni Dante sabay turo sa lalaking. Nakakulay itim na long sleeve. Napakagwapo ba? Parang naalala ko ang kabataan ko sa kanya. Agad na nagtawanan ng magkakaibigan at saka napatingin kay Friendly na kasalukuyang umiinom ng tubig. Magandang tanghali po dito. Bati ng binata kay Dante. Anong pangalan mo, iho?
Manliligaw ka ba ng anak ko? Tanong ni Dante at saka uminom agad ng iced tea. Nako, pasensya ka na. Bawal pa mag-boyfriend ang anak ko. Agad na nabilaukan si Fenley. Dahilan para bigyan siya agad ng tissue ng kanyang kapatid. Friends po. Maikling sagot ng binata at saka napatingin kay Fenley. Mupo na kayo at kakain na tayo. Pagyaya pa ng matanda sa mga kaibigan ni Fenley. May at maya ipansin ni Dante ang mga nakaw tingin ni Franz sa kanyang anak na babae. Dahilan para mapailing na lamang siya. Fenley, ready ka na ba? Bulong ng kanyang kapatid. Tandaan mo yung itinuro ko sa'yo kanina ha. Kuya, sure ka ba na e-epekto iyon? Tanong ni Fenley. Hindi ba't ina-expect nilang maging malungkot kami dahil nakabuo kami? Just trust me, okay? Bulong pabalik ni Hero bago umubo. Listen everyone, may gustong i-announce si Fenley. Masayang wika ni Hero at saka pumalakpak ng 3 beses. Ang atensyon ng lahat ng tao ay napako kay Fenley. Buntis po ako. Masayang wika ni Fenley nung magtamang paningin ni Hero at ng mga kaibigan ni Fenley. Ay agad itong nagbigay ng senyalis na pumalakpak. Dahilan, para agad na magsipalakpakan ang magkakaibigan. OMG, magkakaapo na sila tito. Kinakabang wika ni Eris habang pumapalakpak. Ang kanilang mga magulang ay nagugulan sa nangyayari. Ngunit pumalakpak din sila. Teka, ano? Buntis ka? Paglilinaw ni Brenda. Sinong ama? Ako po. Taas kamay na sagot ni Franz habang nakangiti. Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ni Dante. At saka agad na lumapit sa kinaroroonan ni Franz. Mabilis na tumayo ang binata at saka nagsimulang maglakad palayo. Sabi ko na nga ba at may gusto ka sa anak ko? Sigaw ni Dante. Wala pa akong gusto sa kanya. Depensa ni Franz. Nalalo pang ikinagalit ni Dante. Anong pinagsasabi mo? Imposibleng hindi ka magkakagusto sa napakaganda kong anak. Sigaw ni Dante. Aksidente lang po ang lahat. Nadala lang po ng alak. Pagpapaliwanag ni Fenley. Pero syempre po, aalagaan po namin yung anak namin. Ano? Paano naging aksidente yung paghubad ninyo? Buntong hininga ni Dante. Ilang buwan na iyan? Magtatatlo na po. Sagot ni Fenley. Huwag po kayong mag-alala. Kahit wala naman po ako sa tabi nila, Fenley. Magsusustento ako buwan-buwan. Nakangising sambit ni Franz. Nung hindi makapagtimpi si Dante ay agad niyang sinuntok ang binata sa mukha dahilan para matumba ito. Nagsigaw ng lahat at saka nagmadaling inalalayan palayo si Franz sa ama ni Fenley. Sa ayo at sa gusto mo, magpapakasal kayo. Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin? Pagsawsaw pa ni Brenda. Po? Sigaw ni Fenley. Magpapakasal? Hindi pa po ako handang magpapakasal kayo. Intindihan mo? Natigilan si Franz noong sabihin ito ni Dante. Lalo na noong naglabas ito ng baril. Wala na ngang nagawa ang dalawa dahil kinabukasan ay agad ang inasikaso ng mamagulang ni Fenley ang kanilang kasal. Fenley, ayoko magpakasal. Reklamo ni Franz sabay sindi ng sigarilyo. Tingin mo, gusto ko? Tanong ni Fenley habang minamasay ang kanyang noo. At saka, huwag kang manigarilyo malapit sa akin. Masama iyan sa bata. Mabilis na binitaw ni Franz ang hawak niyang sigarilyo at tinapagtapakan nito. Anong plano mo? Tanong ni Franz. Hindi ko rin alam. Bulong ni Fenley at saka napabuntong hininga. Ano bang dapat gawin ko? Alam mo, nakakaawa yung magiging anak natin. Kasi para tayong hindi pa handa. Bulong ni Franz. Ayoko matulid siya sa akin na hindi naging malapit sa mga magulang. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi siya matulad sa'yo. Nakangising wika ni Fenley at saka hinawakan ng balikat ni Franz. Kahit hindi pa ako handa, gagawin ko yung best ko para hindi siya matulad sa akin. Sagot naman ni Franz at saka inayos ang buhok ng katabing babae. Lumipas ang 2 buwan at nalaman na nga ng 2 na kambal ang kanilang magiging anak. Labis silang natuwa sa balitang ito. Ngunit hindi naiwasan ni Fenley ang mag-alala
Ang pag-aalaga sa isang anak ay napakahirap na. Paano pa kaya kapag dalawa? Habang naglalakad patungo sa altar's friendly, ay hindi napigilan ni Franz ang kakaibang gandang meron ito. Kaya bagamat aminado siya sa sarili na wala siyang nararamdaman para rito, ay hindi niya may tatanggi na nagagandahan siya rito. Naging maayos ang daloy ng kasal, at dahil mayaman si Franz, ay siya nang kumastos ng kanilang magiging tahanan. Kung mayaman ka, bakit pinili niyong tumira sa isang bahay lang? Tanong ni Fendi habang inaayos ang kanyang madamit. Bakit ayaw mong humiwalay sa kanila? Well, para ko na rin pamilya yung mga iyon. Buntong hininga ni Franz habang nagluluto ng chicken curry. Mas close pa kami kaysa sa sarili kong pamilya. Bakit nga ba hindi ka close sa family mo? Tanong ni Fenley. Kung okay lang malaman. Puro sila trabaho. Buntong hininga ni Franz at saka pinatay ang stove. Pero lagi naman nilang pinupunan yung mga pangangailangan ko. So, okay lang naman, I guess. Sorry rin pala, Franz. Bulong ni Fenley at saka isinarado ang maletang nasa sahig. Alam kong hindi ka pa handa. At bago pa sa yung lahat ng ito. Pero dahil sa akin, nang... Akong dapat mag-sorry, Fenley. Buntong hininga ni Franz. Hindi maganda yung mga binitaan kong salita noon. At saka isa pa, dapat gumamit ako ng protection. After all, wala na rin tayong magagawa. May mali tayo pareho. Kailangan na lang nating alagaan yung mga baby natin dahil wala silang kasalanan. Kahit alam ni Fenley sa sarili na may kunting galit siya para sa lalaki, ay tila ba unti-unti naglaho ang lahat ng iyon. Gusto ko ng ice cream. Bulong ni Fenley habang nanonood ang commercial sa TV. Sandali. Bibili ako malapit sa convenience store. Paalam ni Franz at saka kinuha ang kanyang wallet. Simula na ang magsimulang mag-grave si Fenley ng mga kung ano-anong pagkain. Ay kasabay rin ito ang unti-unting pagbayat ni Franz. Ito ay dahil naging paraan na ng pag-i-irsisyon ni Franz ang pagbili ng mga pagkain nais kainin ng buntis niyang asawa. Habang naglalakad patungo sa isang convenience store, ay pumukaw sa pansin ni Franz ang bar na madalas niyang mapansin kapag dumadaan sa kalsadang iyon. Aminado siya na namimiss rin niyang pagpa-party dahil ilang buwan na rin ang lumipas nung magbago ang buhay niya sa isip niya. Dahil nalalapit na rin naman ang birthday niya, ay ito ang regalo niya sa kanyang sarili. Pupunta lang ako kay na Erica. Kung may papabili ka or whatsoever, i-text mo lang ako, okay? Sambit ni Franz habang nagpapabango. Bakit yata grabe ang ayos mo kung kay Erica lang pupunta? Tanong ni Fenley habang kumakain ng ice cream. Siyempre, ilang buwan din kami hindi nakapag-hangout, no? Masayang sambit ni Franz habang naglalagay ng gel sa kanyang buhok. Sabagay. Sambit ni Fenley at muling ipinagpatuloy ang panonood ng TV. Alis na ako. Paalam ni Franz at saka humalik sa pisngin ni Fenley. Tila ba nagulat sila pareho sa ginawa ni Franz? Dahilan para agad na lumayo ang lalaki at saka gumising. Sorry. Bulong ni Franz at saka nagsimulang maglakad paalis ng bahay. Hindi naiwasan ni Fenley ang mapahawak sa kanyang pisngi at mapangiti. Ang pagsisinungaling ni Franz ay nasundan pa ng nasundan. At halos gabi-gabi na siyang tumatambay sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan linggo-linggo. Ay sinisimula niya na muli ang magdala ng babae sa kanyang kwarto kapag malalim ng gabi. Bago pa tumilaok ang manok, ay umalis na ang mga babaeng dinadala niya kaya hindi sila naabutan ni Fenley. Aminado siyang namiss niya ang buhay binata, pero hindi niya maiwasan ang mag-guilty tuwing nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa tuwing gumigising siya sa umaga. Anong oras ka uwi mamaya? Tanong ni Fenley habang iniikot ang kanyang tinidor sa pasta. Baka siguro 12 AM or ewan ko, depende kung anong oras matapos ang inuman. Sagot ni Franz sabay inom ng tubig. I see. Tumatangong wika ni Fenley. Kaya mo bang umuwi ng 11 PM? Bakit? Anong meron? Tanong ni Franz. Magpapatulong sana ako sa paglagay ng mga babasaging baso sa may taas ng kabinet. Wika ni Fenley. Tumango na lamang si Franz at saka ngumiti.
Kumusta po lang work mo? I'm doing well naman. How's school? Buti na lang. At online school ka kaya, kahit buntis ka, you can still continue your studies. Masayang sambit ni Franz. What are your plans after graduation? I don't know actually. Sa ngayon, ang priority ko muna, ikaw. Pati itong twins natin. Natigilan sa panguya si Franz nang marinig niya ang mga sinambit ng kaharap na asawa. You know what? I am slowly enjoying the life of being a mother. Ni-excite na ako para sa future natin. Hindi naiwasan ni Franz ang mag-guilty. Halatang masaya ang kanyang asawa sa sitwasyon meron sila. Ngunit siya ay narito at nagsisinungaling. Finley, I have to go. Wika ni Franz at saka napatayo. Ititreat daw ako ng tropa dahil birthday ko bukas. See you later. Okay, see you later. Masayang sambit ni Finley sabay kaway sa lalaking nagsimulang maglakad palayo. Alam ba ni Finley na nandito yung lalaking yan? Tanong ni Eris sa kanyang nobyo. Hindi ba't buntis ang bestie namin tapos iniwal lang niya sa bahay? I'm pretty sure na alam ito ni Finley. Sabi sa amin ni Franz Anis naman siya sa asawa niya. Sagot ng nobya ni Eris. Pero I'm pretty sure na hindi papayagan ni Finley yung lalaking iyan kung sakaling alam niya. Sambit naman ni Eris at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Nako, subukan lang yung magloko. Wait. Ite-text ko lang sa Finley para i-confirm kung sure ngang nagpaalam. Sambit ni Yasmin sabay kuha ng kanyang phone. Agad na inagaw ito ng kanyang nobyo na si Eric. Dahilan para magalit si Yasmin. Akala ko ba alam ni Finley? Eh bakit ayaw mo i-text ko? Tanong ni Yasmin. Love, isipin mo nga yung sitwasyon. Alam mo ito yung way ni Franz para i-release yung stress niya sa work at kay Finley. Hindi madali ang pagiging isang tatay at asawa ha. Sagot ni Eric. So, nagsisinungaling kayo. So hindi alam ni Finley ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Eris. Lintik na yan. Baka mamaya may ginagawa kayong kabulastugan kapag wala kami ha. Sa di kalayuan ay patuloy lamang sa pag-inom si Franz noong may lumapit sa kanyang babae. Ay agad siyang umiti, hinawakan ang kamay nito at naglakad palayo sa napakaraming tao. Wait, nasaan na si Franz? Tanong ni Yasmin sabay turo sa kinaupa ng kanilang kaibigan sa di kalayuan. Baka umuwi na. Sambit naman ni Eric. Alam niyo, nakakainis kayo ah. Ano bang itinatago nyo at lagi nyong pinagtatakpan iyong best friend nyo? Inis na wika ni Eris. Minsan hindi na ako natutuwa sa mga trip nyo. Calm down, babe. Wala kaming tinatago. It's just that sobrang stressful na ng buhay ng tropa namin. Ayaw naming makadagdag pa. Sagot ng nobyo ni Eris. Siguraduhin nyo lang ha. Pagbabanta naman ni Yasmin sa kanyang boyfriend. Same time next week? Tanong ng dalaga habang itinas ang zipper ng kanyang dress. Mas okay ata kung doon tayo sa house mo. Napakalayo kasi nitong hotel. Okay. Maikling tugon ni Franz habang isinisuot ang kanyang pants. Goodbye. Nung makapasok na si Franz sa kanyang kotse, ay agad siyang nagpabango at chinek ang kanyang leeg kung may marka ng lipstick. Nung mapansin niyang wala, ay sinimula niya na ang pagpapaandar ng kotse paalis ng hotel. Na saglit nilang pinagstayhan. Noong mapansin niyang oras, ay napabuntong hininga na lamang si Franz. Alas dos na pala, which means birthday ko na. Buntong hininga ni Franz. Happy birthday, self. Noong siya ay tuluyan ang makarating sa kanilang bahay, ay agad niyang pinark ang kotse at madali siyang nagtungo sa kanilang pinto. Pagbukas niya, ay tumambad sa kanyang harapan ang tulog na babaeng nakasuot ng party hat. Nang pagmasdan ni Franz ang paligid, ay laking gulat niya noong mapansin na naglagay pala ng decorations ang kanyang asawa. Kaya pala nais nitong umuwi siya ng 11 p.m. Noong kanyang tingnan ang kanilang lamesa, ay laking gulat niya noong makita ang nagluto pala ng maraming handa si Finley. Dahilan upang makaramdam siya ng lungkot at awa sa kanyang asawa. What did I do to deserve you? Bulong ni Franz sa sarili at saka hinawakan ang mukha ng natutulog na babae sa sofa. Dahan-dahan siyang lumapit at saka hinalikan ang noo at siya ng babae. Kumuha siya ng kumot mula sa kwarto ng babae at saka ipinatong sa katawan nito. Pagkatapos ay tinakpan ni Franz ang mga pagkain at inilagay sa kanilang ref.
Labis na nagsisisi ang lalaki kung bakit hindi siya maagang umuwi. Ngunit ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Good morning. Nagising si Fenley sa nakakasilaw na sinag ng araw. Agad siyang napabalikwas ng tayo nang makitang may suot na apron ng kanyang asawa. Hindi ba't may pasok ka pa? Sorry, nakatulog ako. Paghingi ng tawad ni Fenley. Anong gusto mong kainin ngayon? Tanong ni Franz, sabay halik sa noon ng kanyang asawa. Good morning, our babies. Bati naman ni Franz sa tiyan ng babae, sabay halik dito. Kahapon pa ako nagre-crave ng sinigang eh. Namumulang sagot ni Fenley. Okay, magluluto ako para sa'yo. Bulong ni Franz sabay akbay sa kanyang asawa. Wala ka bang trabaho ngayon? Nag-aalala lang tanong ni Fenley. Happy birthday. Yung regalo ko sa'yo, nasa kwarto ko. Hindi naiwasan ni Franz ang manlambot noong marinig niyang sinabi ng asawa. Wait lang ha. Bulong ni Fenley at nagtungo sa kanyang kwarto. Maya-maya ay lumabas na ito na may dalang kulay pink na box. Nang pagmasdan ito ni Franz, ay hindi napigilan ni Fenley ang mapangiti. Buksan mo na, dali. Masayang sambit ni Fenley. Dihilan para. Agad na puniti ng lalaki ang kulay pink na wrapper. Agad na tumambad sa kanyang harapan ay isang kulay itim na jacket. Pansin ko kasi na medyo lumalamig na sa daan. Kaya para hindi ka nalamigin, naisipan kong bilhan ka ng jacket. Nakangiting sagot ni Fenley. Hindi naiwasan ni Franz ang mapangiti at yakapin ang kaharap na babae. Deserve ko ba talagang tulad mo? Humihikbing bulong ni Franz. Hinigpitan ni Fenley ang pagkakayakap sa kanyang asawa. Dahilan para maramdaman niya ang unti-unting pamamasa ng kanyang suot na t-shirt. Dahil sa mga luha ni Franz. I am just really thankful. Very, very thankful sa iyo. Buntong hininga ni Franz. Ako rin. I am really, really happy na nakilala kita. Buling ni Fenley. O siya, magluluto na ako. Sampit ni Franz at saka tinanggal ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Anong nilagay mong pabango sa apron? Bakit ang bango? Pag-iiba ng usapan ni Fenley habang naglalakad kasama ang kanyang asawa. Masaya si Franz sa piling ni Fenley, ngunit hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng lungkot at pagsisisi sa tuwing nakikita niyang nakangiti ito. Napapaisip tuloy siya kung karapat dapat ba siya sa pag-ibig ni meron ng babae. Ang lalim ng iniisip mo dyan ah. Bulong ni Eric sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nakatulala. Buti hindi nagdududa si Fenley sa'yo at tila yata gabi-gabi ka nang umalis. Pare, tingin ko hindi ko deserve si Fenley. Buntong hininga ni Franz. Agad na napakunot noo si Eric at umusog ng kaunti papunta sa kanyang kaibigan. Alam mo iyon, sobrang bait niya. Masayahin, maalalahanin. Tapos siya pa yung babaeng nagre-regalo sa akin sa birthday ko aside sa mama ko. Paliwanag ni Franz. Minsan napapaisip ako na paano kaya kung makipaghiwalay ako sa kanya after niya mga anak. Parang hindi ko naman kasi siya deserve. Sira ulo ka ba? Ikaw na ngang nagsabi, hindi ba? Parang naka-jackpot ka na sa kanya. Bakit papakawalan mo pa? Tugon ni Eric. Kasi hindi niya deserve ng lalaking katulad ko. Sigaw ni Franz, sabay inom ng kanyang pangalawang buwate ng alak. Kung akong tatanungin, may mas makikilala pa siyang better kaysa sa akin. Sana hindi na lang niya ako nakilala. Tol naman, bakit naman ang harsh mo sa sarili mo? Tanong ni Eric, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Hindi niya alam na tumatambay na ulit ako sa bar. Hindi niya alam na nakikipaghalikan at nakikipagsaks ako sa iba't ibang babae linggo-linggo. Naiyak na wika ni Franz. Mabilis na sinuntok ni Eric ang kaibigan, dahilan para agad itong bumagsak sa sahig. Tangina ka pare, magbago ka na. Sigaw ni Eric at saka nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Franz na nakahiga sa sahig. Medyo hilo na at unti-unti nang nasusuka. Maya-maya ay naramdaman na lamang niya na may isang babae na tinulungan siya tumayo. Hey, okay ka lang ba? Tanong ng babae. Noong magtama ang kanilang mga paningin, ay agad na pangiti si Franz. Thank you, but yeah, I'm okay. Nakangiting sambit ni Franz sa babaeng katabi. Do you need a ride home? Sagot ng dalaga. Maya-maya ay nilapit ng dalaga ang kanyang mukha sa katabing lalaki.
dahilan para makaramdam ng kakaibang elektrisidad si Franz. Agad siyang umurong at naghabol ng hininga. What's the problem? Tanong ng babae. Let's go in my house. Bulong ni Franz. Sa apat na sulok ng kwarto ay nakatingin lamang si Franz sa kanyang malawak na bintana. Malapit nang sumikat ang araw. Ngunit wala pa rin itong ganang tumayo at simulan ang kanyang araw. Nang mapatingin siya sa kanyang tabi, ay tsaka lamang niya napansin ang isang babaeng natutulog. Ilang linggo na rin siyang nagdadala ng babae sa kanyang kwarto. Ngunit wala pa ni isang beses na nahuli siya ni Fenley. Marahil, ito ay dahil umaalis agad ang mga babaeng kanyang dinadala bago tumilaok ang mga manok. Nung makita niya ang kanyang vape sa isang cabinet, ay agad niyang inabot ito. Ngunit sa hindi inaasahan, ay napukaw ng kanyang atensyon ng isang picture frame. Ito ang dahilan kung bakit agad niyang binitawan ang vape at saka kinunghugis parisukat na picture frame. Hindi napigilan ni Franz ang mapangiti habang pinagmamasdan ang litrato nilang dalawa ni Fenley noong sila'y kasal. Walang nakangiti sa kanilang dalawa. Dahil sino ba naman ang matutuwa kapag nalaman mong bigla ka nalang ikakasal sa isang taong hindi mo naman kilala. She looked at. Agad na napakunot ang noo ni Franz noong marinig niyang bumulong ang babaeng katabi niya. Sa pagkakataong iyon, ay nakaramdam ng galit si Franz sa sarili. Imbis na pagtuunan niya ng pansin ng kanyang buntis na asawa, ay narito siya at katabi ang isang babaeng na kilala niya sa bar kagabi. You know what? You should leave. Bulong ni Franz at saka inilagay ang picture frame sa kanyang cabinet. Anong oras na oh? Baka makita ka pa ng asawa ko. Oh, come on. Wala ka bang balak na pakainin mo lang ako? I want some coffee or something. Reklamo ng dalaga habang pinupulot ang kanyang dress. Ikaw lang ang lalaking kilala ko na pinapaalis agad ang babaeng naka one night stand niya. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Franz habang inaayos ang botones ng kanyang suot na long sleeve. Eldridge, don't worry. Hintayin mo na lang ako saka. Napatigil sa pagsasalita si Franz noong maramdaman niya ang pagdampi ng labi ng babae sa kanyang leeg. Agad siyang napatayo at saka lumayo sa babae. Hey, I'm sorry. Nagulat ba kita? Tanong ng babae at saka lumapit papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Mabilis na napatingin sa ibang direksyon ang lalaki dahil agad na bumagsak sa sahig ang kumot na pansamantalang nagtatakip sa katawan ng babae. Oops, I'm sorry. Pang-aasar pa ng babae. Come here, aayusin ko yung botones mo. No, thank you. Sagot ni Franz at saka tumalikod. Maya-maya ay nalaki ang mga mata ni Franz noong maramdaman niyang may umakap sa kanyang likuran. May nagawa ba akong mali? Bakit ang cold mo ngayon? Parang kagabi lang, you told me. Mabilis nang laki ang mga mata ni Franz nung makarinig siya ng train na nahulog. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay si Fenley. Agad niyang tinanggal ang braso ng babaeng nakayakap sa kanya. At akma na sanang tumakbo patungo sa kusina. Ngunit laking gulat niya noong makita si Fenley na nakatayo sa may pinto ng kanyang kwarto. At nakanganga. Fenley. Nauutal na bulong ni Franz. At saka unti-unting naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Kitang-kita niyang pagtulo ng bawat butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niwasan ni Franz ang mapalunok. Lalo na noong makita niyang magsimula nang magdugo ang mga paa ni Fenley dahil nasugatan ito. Oh, hi. Masayang bati ng babaeng kasalukuyang nagsusuot ng dress. Mas pretty ka pala in person. Unti-unting napailing si Fenley at nagbabalak na sana siyang tumakbo. Ngunit hindi niya napansin ang train na nasa daan. Dahilan para bumagsak siya sa sahig. Fenley, napasigaw si Franz at agad na tumakbo patungo sa babaeng kasalukuyang nakahiga na sa sahig. Maraming naapakang bubog si Franz, ngunit baliwala lamang ito sa kanya. Sa isip niya ay mas masakit para sa kanya ang makitang lumuluha si Fenley. Fenley, okay ka lang ba? Tanong ni Franz habang sinusubukang alalayan ang asawa. Sana hindi na lang kita nakilala. Sa pagkakataong iyon, ay ramdam ni Franz ang galit, pagsisisi, at kalungkutan sa boses ng kanyang asawa. Fenley. Kinakabang wika ni Franz. Dinudugo ka. Bulong pa ni Franz at saka itinuro ang pajama ni Fenley na may kulay pulang likido. Fenley.
Agad na napalingon si Franz noong makarinig siya ng isang familiar na boses. Fenley, anak, nasan ka? Dito po. Sagot ni Franz sabay taas ng kamay. Alam ni Franz na sasalubungin siya ng isang malakas na suntok ng ama ni Fenley. Dahilan para, hindi na siya magtaka noong bigla siyang bumagsak sa sahig. Papa, wait lang. Sigaw ni Hero sa kanyang ama, sabay hila palayo kay Franz. Huwag tayong gumawa ng sin rito. Simula nung dumating ka sa buhay ng anak ko, nagganda letche-letche ng buhay niya. Sigaw pa ni Dante kay Franz. Alam mo, mas mabuti pa nga siguro kung maghiwalay na lang kayo. Agad na napakunot ang nanay Franz sa pagkakataong iyon. Kumuha ng maraming papeles si Dante sa kanyang envelope at saka hinagis sa mukha ng lalaking nakaupo sa sahig. Pero, mahal ko po si Fe. Hindi natapos sa pagsasalita si Franz dahil agad siyang sinuntok ng ama ni Fenley. Dante, sigaw ni Brenda. Mahal? Kung mahal mong isang tao, magagawa mo bang magsinungaling at maghanap ng iba habang buntis siya? Sigaw ni Dante, habang patuloy pa rin sa panununtok. Ngayon, pipirmahan mo itong mga papelas o susuntukin kita hanggang sa magdugo na ang buong mukha mo. Mahal ko si Fen. Tama na, Franz. Sigaw ni Hero. Nung una pa lang naman, wala ka naman talagang gusto sa kanya, hindi ba? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang tuluyan na kayong maghiwalay? Kaya pirmahan mo ng mga papelas na iyan. Hindi naiwasan ni Franz ang umiiyak noong mga oras na iyon. Marahil, ito ang mas makakabuti para sa kanilang dalawa, ang maghiwalay na lang. Huwag kang mag-alala, kami nang bahala na matustusan ang pangangailangan niya. Doon na muna siya magpa-part-time sa flower shop namin. Magtatrabaho ka na lang para sa sarili mo. Dagdag pa ni Hero sabay hagis ng ballpen sa lalaking nakaupo. Kahit labag sa loob ni Franz, ay napagtanto niya na marahil ito ang makakabuti para sa kanilang dalawa. Ito ang dahilan kung bakit agad niyang kinuha ang mga papeles at saka nagsimulang pumirma. Noong matapos, ay agad niyang ibinigay ang mga papeles kay Hero. Huwag kang mag-alala. Ito na ang magiging huli nating pagkikita. Umalis ka na. Agad na napabuntong hininga si Franz at saka dahan-dahang tumayo. Pasensya na po sa lahat ng gulong dinala ko sa buhay ni Fenley. Bulo ni Franz at nagsimulang maglakad palayo. Gumalaw na yung kamay ni Fenley. Unti-unting binuksan ni Fenley ang kanyang mga mata. At ang kanyang unang nakita ay sina Eris at Yasmin. Hello girl. Oh my God. Naiiyak na bati ni Eris. Nasaan na ang mga anak ko? Nautal na tanong ni Fenley. Gusto ko silang makita. Agad na nagkatinginan sina Eris at Yasmin. Dahilan para magtaka si Fenley. Fenley, isang baby mo lang yung nabuhay. Bulong ni Eris. Agad na nangilid ang mga luha ni Fenley. Dahilan para agad na hawakan ni Yasmin ang kanyang kamay. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang kambal ko? Naiiyak na sigaw ni Fenley habang pinipilit na bumangon. Mabilis siyang niyakap ni Eris upang pakalmahin. Dahilan para piliin na lamang ni Fenley ang umiyak sa balikat ng kaibigan. Yung kambal ko. Umiiyak na bulong ni Fenley. Fenley, gising ka na pala. Bati ni Hero roon nang makapasok sa kwarto ng kapatid. Ayaw ko sanang sabihin ito agad sa'yo, pero pirmahin mo na itong mga papeles. Papeles? Papeles para saan? Nagtatakang tanong ni Fenley. Sinabi sa akin ng mga kaibigan mong lahat, bukod pa roon. Nakita ko yung diary mo habang kumukuha ko ng gamit mo sa bahay niyo. Agad na inayos ni Hero ang kanyang salamin at napabuntong hininga. Fenley, bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo palang niloloko at nagsisinungaling sa iyo si Franz? Dahil paniguradong papatayin siya ni Papa. Sagot ni Fenley. At anong mangyayari? Pwedeng mapakulong si Papa. Matatanggap mo bang mangyari yung ganun? Anyways, hindi na dapat tayo magtalo pa. Pirmahan mo na lang ang mapapeles na to. Sambit ni Hero at saka inabot ang mapapeles. Sa wakas, unti-unti ka na rin makakatakas sa maledemonyo mong asawa. Teka, pumirma na si Franz? Nagtatakang tanong ni Fenley. Paano mo? Paano siya napapayag? Fenley, huwag na tayong maglokohan. Alam nating lahat na unang-una pa lang
Ayaw naman talaga niyang makasal sa iyo. So-so ni Dante na kakapasok lang ng kwarto. Kaya ayos lang na maghiwalay na lang kayo. Hindi man lang iba tinanong kung kamusta yung anak namin? Naluluhang tanong ni Friendly. Bakit? Bakit parang ang dali para sa kanya na itapon ang lahat ng pinagsamahan namin? Maybe hindi naman talaga niya pinahalaga ng pinagsamahan niyo. Buntong hininga ni Eris. Right? I mean, good riddance after all, di ba? Kasi in the first place, if he really was into you, hindi kanya i-give up basta-basta, right? Dagdag pa ni Yasmin. Pero girl, tandaan mo, kahit mawala siya sa buhay mo, nandito pa rin kami, okay? Hindi maintindihan ni Fenley ang sarili kung ano bang dapat niyang maramdaman. Kaya sa pagkakataong iyon, ay pinili na lamang niyang pirmahan ng papeles dahil hindi naman niya may isasalba ang relasyong meron sila ni Franz. Pwedeng iwan niyo muna ako, please? Pakiusap ni Fenley sa kanyang pamilya at kanyang mga kaibigan. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, basta kung kailangan mo ng kahit na ano, nasa labas lang kami, ha? Paalala ni Yasmin. At saka nagsimulang maglakad paalis ng kwarto ng kaibigan. Tumango na lamang si Fenley at saka muling humiga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan na lamang ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Go lang, Besh. Kailangan mong mag-relax, no? Sambit ni Erish. Ilang buwan ka ng super stress kay Baby Zeki. Sa flower shop, sa bake shop niyo. Oras na siguro para magpahinga ka naman kahit isang linggo lang. Oo nga, kahit ipagkatiwala mo muna si Baby Zeki sa amin. Dagdag pa ni Yasmin habang umuwi ng pizza. O di kaya kay Kuya Hero muna natin ipaiwan si Baby Zeki. Parang bet ko rin magbakasyon, eh. What if sa Boracay? Tanong ni Eris. Oh my gosh, what if sa Thailand? Bet ko sa Japan. O di kaya sa Korea. Sabat naman ni Yasmin. Sa Pilipinas muna tayo. Hindi pa nga natin nililibot yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Tapos mag-ibang bansa na agad tayo. Hindi naman ata yata okay iyon. Wika ni Fenley at saka inayos ang kanyang buhok. Ako na lang magbubuka ng tiket. Saan tayo? Sa Baguio. Agad na nagtawanan ng magkaibigan noong sabay-sabay nilang sinabing lugar na ito. Isa lang talagang mga utak natin. Natatawang wika ni Eris habang umiiling. Ikaw na tayo sa Baguio, ha? Ihanda ko ng mga susuotin ko. Lumipas ang ilang araw at napagdesisyon na ng magkakaibigan na magbakasyon muna sa Baguio. Kinaalaga muna ni Fenley ang kanyang anak sa kanyang kuya na si Hero. Grabe ang lamig dito sa may Baguio, no? Kahit walang electric fan. Super lakas rin ang hangin. Wika ni Fenley habang nakatingin sa magagandang ilaw mula sa kanilang nirentahan na apartment. Sa susunod, paniguradong isasama ko na si Zeki nang ma-enjoy niya rin yung nakakarelax na lamig dito. Good morning. Natigil sa pagsasalita si Fenley nung makarinig siya ng isang lalaking bumati. Nung siya'y mapatingin sa kabilang building, ay nakakita siya ng lalaking matangkad na nasa kabilang balcony. Good morning din. Hindi sabay-sabay na bati ng magkakaibigan. May hawak na tasa ang lalaki at gusto lang kagigising lang. Turista rin ba kayo? Mabilis na tumango ang mga babae at saka ipinagpatuloy ang pagtingin sa napakagandang view. Kuya, baka may masasuggest kang pwede puntahan. Yung malapit lang muna siguro dito sa apartment. Tanong ni Eric sa lalaking kasalukuyang humihigop ng kape. Nawala kasi yung papel na pinagsulatan namin ng mga lugar na pupuntahan namin, eh. O sige, walang problema. Ano palang mga pangalan ninyo? Sagot ng lalaki at saka ipinatong ang kanyang tasa sa isang lamesa. Eris po ang pangalan ko. Ito po si Yasmin. Tapos ito naman po si Joyce. Agad na napakunot noong dalawang magkaibigan. Joyce ang pangalan ko. Okay, ako nga pala si Vernon. Tugon naman ng lalaki. Mag-isa lang naman ako, eh, so okay lang kung magpasama kayo sa akin. Okay, kuya. Thank you. Masiglang tugon naman ni Yasmin. Papasok na ako sa loob. See you later. Paalam ng lalaki at saka pumasok na sa kanyang apartment. Hoy, anong paandar iyon? Bakit choose ang sinabi mong pangalan? Tanong ni Eris sa kanyang kaibigan na kasalukuyang nakataas ang kaliwang kilay. Mihirap na, no? Hindi naman natin kilala yung lalaki mamaya. Masamang tao pala yan.
Sagot ni Fenley sabay pasok sa kanilang apartment. Te, hindi mo rin naman masisisi si ate girl. Bulong ni Yasmin kay Eris. Joyce! Agad na naantalang pagbabasa ni Fenley noong marinig niyang may lalaking sumisigaw mula sa kabilang building. Ox na ba kayo? Tara na. Tatanong ko muna sila. Sagot ni Fenley sabay sarado ng kanyang hawak na libro. Ready na raw ba kayo? Tanong ni Fenley sa kanyang mga kaibigan na kasalukuyang nagme-makeup. We'll be ready in a minute. Sagot ni Eris sabay lagay ng foundation sa mukha. In fairness, may hitsura naman pala si Vernon. Agad na naglakihan ang mga mata ng dalawa niyang kaibigan dahilan para ikutin ni Fenley ang kanyang mga mata. Oh, shut up. Sinabi ko lang may tsura. It doesn't mean na gusto ko na siyang maging boyfriend. Bulong ni Fenley. Ayan na, malapit na siya. Huwag na kayo magsalita. Sorry, pinaghintay ko ba kayo? Tanong ni Vernon habang inayos ang kanyang jacket. Gusto niyo ba ng ice cream? May alam akong bilihan na malapit lang. Tanong ni Vernon habang nakangiti. Ice cream? Sa ganito kalamig na panahon? Tanong ni Yasmin. Sige ba? Habang nag-uusap ang tatlo, ay naisipan ni Fenley na magsuot ng earphones sa kanyang kaliwang tenga at saka sinundan ng kanyang mga kaibigan. Oy, teka. Okay lang ba kung bumili muna kami saglit ng wine, kuya? Tanong ni Yasmin. Favorite daw kasi ng boyfriend ko yung mga wine dito sa Baguio. Bibili lang ako saglit. Paalam ni Yasmin at saka nagtungo sa isang stall na nagbebenta ng mga wine. Uy, ako rin. Gusto ko ng wine. Pahabol ni Eris. At saka nagtatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan na si Yasmin. Ikaw, Joyce, hindi ka ba bibili ng wine? Tanong ni Vernon kay Fenley. Mabilis na umiling sa Fenley at saka ngumiti. Wala namang mahilig uminom sa amin. Matipid na sagot ni Fenley. At saka nagsimulang mag-hum. Laking gulat niya nung biglang sumabay ang binata sa kanyang pag-hum. Dahilan para mapangiti siya. Alam mo yung kantang hinham ko? Tanong ni Fenley. Oo naman. Madalas patugtugin iyan sa amin nung bata ko eh. Sagot ni Vernon. Paborito iyan ng papa ko. I see. Nakakatuwa naman. Bihira lang kasi ako makakilala ng taong nakakakilala ng bandang ito eh. Nakangising sabit ni Fenley. Deserve nila ma-recognize, to be honest. Alam mo, malakas ang feeling ko na sisikat na sila next year. At kapag nangyari iyon, pupunta talaga ako sa concert nila at ika-cancel ko lahat ng schedule ko. Panimula ni Vernon. Kasi sa bandang iyon lang kami nagkasundo ng papa ko. Hindi alam ni Fenley kung anong dapat niyang sabihin sa pagkakataong iyon. Kaya, naisipan na lamang niya ang umiti at hawakan ang balikat ng lalaking katabi. I'm sorry kung napaka-out of nowhere ko nung pagkwento ko. Natatawang sambit ng lalaki at saka pinunasan ang kanyang mga mata. Okay lang. Ako nga dapat mag-sorry kasi hindi ko alam kung paano kita iko-comfort. Nakangising tugon naman ni Fenley. Oh, bakit may iyakan session na rito? Tanong ni Yasmin habang may hawak-hawak na paper bag. Nandito tayo sa Baguio para mag-relax at mag-enjoy. Bakit kayo nag-iyakan dyan? Wala. May nakwento lang si Vernon. Sambit ni Fenley. Basta, iyon na yun. O siya, tara na. At baka malasing pa si Eris dahil kanina pa siya tikim ng mga alak. Pag-iiba ng topic ni Yasmin, sabay hata kay Eris na nakangisi. Huy, hindi naman ako mabilis malasing no? Ikaw kayang mabilis malasing? Sagot pa ni Eris. Salamat sa pag-tour sa amin, Vernon. Sambit ni Yasmin bago tumakbo papunta sa pinakamalapit na comfort room. Pasensya na Vernon kung parang bata kong umasta yung mga kaibigan ko. Paghingi ng tao ni Fenley sa harap na lalaki, nagpakita lamang ng isang matamis na ngiti ang lalaki dahilan para matunaw ang nyebeng nasa loob ng puso ni Fenley. Okay lang. Ako rin naman isip bata. So it's a tie lang. Sagot ni Vernon at saka nang patingin sa mga kamay ni Fenley. Nung mapansin ito ni Fenley, ay ganyang inabot ang brochure na hawak niya. Sorry. Nakalimutan kong ibigay sa'yo kanina. Bulong ni Fenley sabay lahad ang kanyang kamay. Noong naaksidenteng mahawakan ni Vernon ang isang daliri ni Fenley, ay nagulat siya kung gano'y ito kalamig. Dahilan para agay niyang ilabas ang maliit na hat pack sa kanyang bulsa
at saka inalagay sa palad ng harap na babae. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng babae, dahilan para mapangisi si Vernon. Paano naman ako? May extra hot pack ka pa ba dyan? Asar ni Eric sa dalawa. Sorry. Isa lang kasi yung dala ko. Huwag kang mag-alala. Magdadala ulit ako bukas. Tugon ni Vernon. Ay, ano ka ba? Tagbibiro lang ako, Kuya Vernon. Masyado ka namang mabait. Asar pa ni Eris, sabay tingin ng nakakaloko sa kanyang kaibigan si Friendly. Napansin ko kasi kanina na parang nilalamig si Joyce, kaya binigay ko sa kanya yung hot pack. Paliwanag pa ni Vernon. Okay lang, Kuya Vernon. Hindi mo kailangang mag-explain, wala kayo sa korte. Mabilis na nagtawanan ng tatlo nung sabi nito ni Eris. By the way, salamat ulit sa pagsama sa amin. Bukas ulit? Okay na okay lang sa akin sumama. Kung okay lang din naman sa inyo syempre. Nakangising sambit ni Vernon. O sige, dito na ako, bye. Paalam pa ni Vernon bago maglakad palayo. Habang tinitingnan ang magkaibigan ng lalaki na tumatakbo palayo, ay agad na tinusok ni Eris ang tagiliran ng kaibigan. Ikaw ha, mukhang dito ka pa makakatagpo ng iyong dawan. Asar ni Eris. He's cute, bagay kayo. Ano ka ba, Eris? Nandito tayo sa Baguio para mag-relax at matanggal ang sakit sa ulo, hindi para humanap ng bagong sakit sa ulo. Sagot ni Fenley at saka nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ng kanilang kaibigan na si Yasmin. Sa wakas, ang refreshing sa pakiramdam. Sambit ni Yasmin sabay buntong hininga. Tara na, akyat na tayo. Tumango ang dalawa at saka nagpatuloy sa paglakad patungo sa kanilang apartment. Hello baby, kamusta ka riyan? Pagbati ni Fenley nung sagutin ng kanyang kapatid na si Hero, ang kanyang tawag. Pinapakain ka ba ni tito mo ng tama? Kung makapagsalita ka riyan, para namang kinakawawa ko itong pamangkin ko. Sagot ni Hero sa kabilang linya. Kamustang unang araw? Masaya, okay naman. Sagot ni Fenley. Eh kayo, umiyak ba si Zeki kagabi? Naku, okay na okay lang itong anak mo no. Tugon ni Hero sa kabilang linya. Sobrang masunurin. Talaga? Nakakatuwa naman. Buntong hininga ni Fenley at saka umigop ng kape sa isang tasa. Don't worry baby. Uwi na si mommy after 4 days, okay? Kahit magtagal ka pa dyan, okay lang. Nakangising sambit ni Hero. Ako na muna bahala kay baby Zeki. Mag-enjoy ka lang dyan, okay? Napakabait naman ng kapatid ko. Asar ni Fenley. Sana bigyan ka na ni Lord ng para sa'yo. Binigyan niya na sa akin. At may date na kami next week. Nakangising sagot ni Hero, dahilan para mapasigaw si Fenley. Who's the lucky girl? Tanong ni Fenley at saka muling humigop sa kanyang kape. Okay lang ba kung ipakilala mo sa akin next week? Siyempre naman, ikaw pa ba? Sagot ni Hero sa kabilang linya. O siya, kailangan ko ng ibaba ito. At may tatapusin pa akong paperwork. Umalis sila papa at mama eh. O sige, bye bye Hero. Bye bye baby Zeki. See you soon. Paalam ni Fenley bago patayin ang kanyang telepono. Ano yung narinig ko? Pumapag-ibig na rin palang iyong kuya? Sambit ni Yasmin. Alam mo, napaka-tsusmosa mo. Asar ni Eris sa kanyang kaibigan sabay kagat ng tinapay. Pero ano daw name? Search natin sa Facebook. Nakakatuwa naman. At may love life na ang kuya mo. Ako pa talagang chismosa sa lagay na ito ah. Kaloka ito. Sambit ni Yasmin, sabay ayos ng kanyang buhok. Pero alam nyo, feeling ko magpropose na si Eric sa akin. Nakita ko siyang bumili ng singsing noong nakaraang linggo. Ano? Sa dinami-dami ng pwedeng makakita, bakit ikaw pa? Reklamo ni Fenley. Kung minamalas nga naman oh. Hindi ko rin alam eh, nakakainis hindi ba? Bakit ako pa yung nakakita? Bakit hindi na lang yung mga kaibigan niya? Bakit ako pa? Buntong hininga ni Yasmin. Pero kung sakali, pwede naman na ako mag-settle down. OMG, anong balak mong theme ng kasal? Tanong ni Eris. May kilala akong magaling sa wedding planner. Sa kanya na lang tayo lumapit. Talaga? That's great. I-chat mo sa akin yung name kapag nahanap mo na siya sa friend list mo, okay? Tugon ni Yasmin sa kaibigan. Yung boyfriend mo ba, Eris? Hindi ba siya nagpapakita ng sign na gusto na rin niya mag-settle down? Well, sadly, hindi pa. Buntong hininga ni Eris.
At mukhang hindi na. I mean, hindi na ata siya yung tipo ng lalaki na interesado sa mga ganon. He often says na puro gastos lang yung kasal. At para saan pa pagpapakasal kung maghiwalay rin naman? Sinabi niya yun? Gulat na tanong ni Yasmin. He is so rude. Alam naman niya na matagal mo nang pinapangarap na makasal. Wait, perhaps it has something to do with his family background. Komento naman ni Fenley. Baka broken family siya. Or baka naman hindi naging maganda yung resulta ng marriage ng mga tao sa paligid niya. Kaya naging ganun yung thinking niya. You think so? Hindi dahil ayaw niya akong pakasalan? Buntong hininga ni Eris. Minsan, naisip ko na nga na i-end yung relationship namin eh. Kasi ako, gusto kong makasal kung hindi kami pareho ng thinking. Edi, baka hindi mag-work yung relationship namin at all. Siguro mas okay kung kausapin mo muna siya at pag-isipan yung mabuti yung magiging desisyon niyo. Wika pa ni Fenley. Hay nako, bakit pa ako nag-a-advise? I-marriage ko nga hindi naging okay. Agad na nagtinginan si Yasmin at Iris dahil pansin nilang lungkot sa paraan ng pagtawa ng kanilang kaibigan. I'm sorry kung bringing up ko pa yung topic na ito. Buntong hininga ni Yasmin. Still, I am really thankful sa pakikinig niyo. I am happy na kayong naging mga kaibigan ko. Bulong ni Yasmin at saka agad na niyakap ang dalawa niyang kaibigan. Naantala ang kanilang pag-uusap nung marinig nilang may sumisigaw sa labas. Nung sumilip sila sa bintana, ay nakita nila si Vernon na kumakaway at mukhang bagong ligo lang. Good morning. Bati nito habang kumakain ng tinapay. Tara, kape. Nagkakape na kami. Sigaw pabalik ni Fenley. Thank you sa pag-aya. Gusto niyo bang bumili ng strawberry? Tanong ni Vernon bago humigop ng kape. Or souvenirs? Sige, sige. Sabay-sabay na sagot ng magkakaibigan. Ang cute ng beanie na yun, oh. Sambit ni Vernon sabay kuha ng isang beanie na kulay itim. Parang bagay yan sa'yo. Tingin mo? Tanong ni Fenley at saka tinukat ang isang beanie. Parang okay kung magiging macho kami nung anak ko. Anak mo? Tanong ni Vernon at saka kumuha ng maliit na size na beanie. Ito, how about this one? Uy, ang cute nga! Masayang wika ni Fenley at saka hinuha ang binigay ni Vernon. How about sa papa niya? Tanong ni Vernon. Parang meron din silang large. Hindi namin kasama yung papa niya. Bulong ni Fenley. Pero okay lang dahil masaya naman kami. I'm sorry. Buntong hininga ni Vernon. Hindi talaga ako nag-iisip ng matino. Sorry kung nasabi ko ang mga salitang iyon. Wala ka namang ginawang masama. Ano ka ba? Tugon ni Fenley at saka natawa. At saka isang taon na rin halos nang nakalipas. Hindi naman na masakit sa akin. Pero tingin ko, bilhin mo na lang yung large para in the future. If may taong makilala ka sa tingin mo ay worth it maging kabilang ng family mo, ibigay mo na lang sa kanya iyan. Nakangising sambit ni Vernon. So ayan, ako na bahala sa pagbabayad niyan. Magkano po lahat? Tanong ni Vernon sa tendero. 400 na po lahat. Heto po, keep the change na lang po. Thank you po. Salamat sa libre, Vernon. Teka nga, ano bang gusto mong bilhin? Ako na bahala. Sambit ni Fenley habang iniikot ang kanyang paningin. Hindi, okay lang. Siguro kung meron man akong bibigyan ng souvenir. Yung mga kasambahay na lang namin. Tugon ni Vernon. Sila kasi yung nakasama ko simula nung bata pa ako eh. Anong gusto mong iregalo sa kanila? Tanong ni Fenley habang inilalagay ang mga beanie sa kanyang bag. Damit kaya? Okay rin. Pagsang-ayon ni Vernon. Teka, nasaan na yung makaibigan mo? Baka nasa food stools. Tara, check natin. Tugon ni Fenley at saka nagsimulang maglakad patungo sa dako ng mga food stools. Oo nga pala, Vernon. May sasabihin ako. Natigilan sa paglalakad ang lalaki at saka napataas ang kilay. Hindi talaga Joyce ang pangalan ko. Buntong hininga ni Fenley. Ang totoo niyan, Fenley talagang pangalan ko. Napakapit ng mahigpit si Fenley sa kanyang palda. Nag-aalala na baka magalit ang kaharap na lalaki. Okay. Tumatangang sagot ni Vernon. Teka, hindi ka galit? Tanong ni Fenley. Hindi ba't nagsinungaling ako? Alam ko naman na may rason ka kung bakit ka nagsinungaling. Kaya bago ako mag-react, gusto ko muna malaman kung ano ang dahilan.
Hindi napigilan ni Fenling manlabot dahil sa sinabi ng kaharap na lalaki. Lumipas ang 3 taon. At tuluyan na ngang naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Naging kaagapin ni Fenly si Vernon sa bawat talo at bawat panalo sa laro ng kanyang buhay. Huy! Bati ni Eric sa kanyang kaibigan na kasalukuyang. Pumipindot sa laptop. Magbabar kami mamaya, sama ka? May tinatapos pa akong paperwork. Kayo na lang. Seryosong tugon ni Franz habang nakatingin pa rin sa monitor ng kanyang laptop. Alam ko naman iyan ang isasagot mo eh. Nagbabakasakali lang ako na papayag ka na this time. Sambit ni Eric at saka isinandal ang kanyang braso sa isang lamesa. For the past 3 years, hindi ka na sumasama sa tropa. May problema ba? Alam naman natin pareho yung nangyari sa amin ni Friendly. Buntong hininga ni Franz. Kaya kapag pumunta ako ng bar, siya yung naaalala ko. I think hindi yun makakatulong sa pag-move on ko. Why don't you just find someone else? Tanong ni Eric. I mean, 3 years have passed. I'm pretty sure, limot ka na nun. I don't care kung limot niya na ako, o hindi. Tugon ni Franz habang nakatingin pa rin sa monitor. Kailangan kong makalimutan siya. Pero what really stresses me out is namimiss ko na siya pero wala akong magawa at all. It takes time, dude. Don't rush. Bulog ni Eric sabay tapik sa likod ng kaibigan. Sure ka bang ayaw mong sumama? Pwede ka bang mag-decide hanggang mamayang 8 p.m. Ayoko pre, pero salamat. Seryosong sambit ni Franz at saka ipinagpatuloy ang pagtatype sa laptop. Happy birthday, Vernon! Pagbati ni Fenly sa lalaking kasalukuyang nakasuot ng birdie hat. Nung makita niya ang lalaki, ay agad itong nagtatakbo at niyakap ang babae. Akala mo naman, 1 taon hindi nagkita. Eh nagkita naman kayo last week. Asar ni Eris habang umiinom ng iced coffee. Happy birthday, Tito. Bati naman ang maliit na bata na kasalukuyang may hawak na kulay pula na balon. Thank you, baby Zeki. Pahag nga si Tito. Masayang weekend ni Vernon. At saka niyakap ng paghihigpit-higpit ang maliit na bata. Pasensya na kung parang pambata yung style ng birthday party ko ah. Natatawang sambit ni Vernon habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Nako, okay lang iyon. Mga isip bata rin naman kami no. Sambit ni Fenly. Tsaka ang cute din kaya. Nung bata ako, bihira lang akong makapunta ng ganitong mga children's party. O siya, magsikain na tayo. Pagyaya ni Vernon. Ilang oras din nagkantahan, sayawan, at tawanan ang lahat. Tila ba sa ilang sandali, ay muli silang bumalik sa pagkabata. Nung makita ni Fenly kung gaano kalawak ang ngiti ng lalaki, ay naramdaman niyang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa tuwing tumatamang nakakasilaw na ilaw sa mukha ng kaibigan. Ay hindi niya maiwasang mamangha habang tinitingnan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang nunal nito sa ilalim ng mata, ang tangos ng kanyang ilong, ang manipis na labi, pati na rin ang maliit na sugat sa kanyang kilay ay nakaukit sa mukha ng lalaki na parabang isang proyekto ng isang napakagaling na pintor. Sa pagkakataong iyon, napaisip si Fenly, bakit nga ba ngayon niya lang napansin ang mga detalyeng ito? Pulit-ulit na sumagi sa kanyang utak ang tanong na ito, hanggang sa lumubog na ang araw. Uy, bakit nandito ka sa terrace? Tanong ni Vernon sa babaeng kasalukuyang nakaupo sa isang kulay itim na upuan. Nasaan si Zeki? Pinatulog ko muna. Nandun sa guest room, kasama sina Eris. Sagot ni Friendly. Maya-maya'y nisipan ng binata na umupo sa tabi ng babae. Dahilan? Para makaramdam ng kakaiba si Friendly. May regalo ako sa iyo. Bulong ni Friendly sabay bigay ng isang box. Buksan mo. Naku, nag-abala ka pa. Natatawang wika ni Vernon habang pinupunit ang balot ng regalo ng kaibigan. Ano naman ito? Basta, tingnan mo na lang. Submit ni Fenly. Noong tuluyang mabuksan ng binatang box, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ba sinabi mo sa akin noong nakaraang taon na gusto mo ako? Bulong ni Fenly. Iyan na yung reply ko. Teka, hindi ba't ito yung bini na binili natin sa Baguio noon? Masayang tugon ni Vernon. Sinabi mo sa akin na bilhin ko na lang yung large na beanie in case na may makilala akong taon na worth it, maging party ng pamilya ko. Panimula ni Fenly. At inabot pa ako ng 1 taon bago ma-realize na yung hinihintay kong tao, nandito lang pala. Unti-unting nangilid ang mga luha ni Vernon at mabilis na niyakap ang kaharap na babae. Ito na yatang pinakamasayang birthday ko.
bulong ni Vernon at saka bumuntong hininga. Salamat at dumating ka ni Zeke sa buhay ko. Nasaan na ba yung patatas? Tanong ni Franz sa sarili habang naglalakad sa dako ng mga gulay. Baka mamaya ubos na pala. Napatigil sa pagsasalita si Franz noong mahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na babae. Nang matitigan yung babae ng katayo sa dako ng ice cream section, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang maghabol ng hininga. Noong magtama ang kanilang paningin, ay agad naglaho ang ngiti sa labi ng babae. Wala silang ideya kung ano nga bang dapat nilang sabihin sa isa't isa. Dahil ilang taon na rin ang lumipas noong huli nilang pagkikita, maya-maya, ay napangiti na lamang si Fenley at saka kumaway, na para bang walang masamang nangyari sa kanila noon. Mabilis na inurong ni Franz ang hawak niyang cart at saka nagtungo sa babaeng kumakaway. Kamusta ka na? Tanong ni Franz. Maayos naman, ikaw ba? Nakangising sagot ni Fenley. Mabuti naman. Buling ni Franz at saka napatingin sa sahig. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Ngunit mabilis itong naantala nung may marinig silang batang maliit. Mama! Sigaw nito habang tumatakbo papalapit sa babaeng may suot na beanie. Nakabili ka na ba ng gusto mong kainin na candy? Tanong ni Fenley sabay buhat sa batang lalaki. Hindi naiwasan ni Franz ang mapangiti. Nakikita niya ang kanyang sarili sa maliit na bata. Dahilan para magkaroon siya ng hinala na baka anak niya ito. Anak mo? Tanong ni Franz. Sabay kaway sa batang lalaki. Oo, anak namin ni Vernon. Sagot ni Fenley at saka napatingin si isang lalaki di kalayuan. Nung lumingon si Franz, ay nakakita siya ng isang lalaki matangkad at may suot na beanie na kulay itim. Kapareho ng suot ni Fenley. May nakita akong chocolate sa ice cream sa labas ng supermarket. Doon na lang tayo bumili. Wika nito kay Fenley. Nung mapansin niya si Franz sa tabi, ay agad siyang tumango at gumisi. Hello. Ako nga pala si Vernon, boyfriend ni Fenley. Pagpapakilala ng matangkad na lalaki. Sa pagkakatong iyon, ay parang pinagbagsakan si Franz ng langit at lupa. Kahit masakit, ay pinilit niya ang gumisi at dahan-dahang tumango. Ako si Franz, panimula ni Franz. Ex-husband ni Fenley. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Vernon. At saka napatingin sa kanyang nobya na halatang hindi na komportable sa sitwasyong nangyayari. I see. Bulong ni Vernon. Nice meeting you. Sorry. Pero kailangan pa kasi naming dumaan sa car wash. So mauna na kami. Tumango na lamang si Franz at saka ngumisi. Ingat kayo. Sorry, hindi ko nakwento si Franz sa'yo. Panimula ni Fenley. Nung makapasok na sila sa sasakyan. Well, the thing is, hindi naging maganda yung pagsasama namin. Reason? Don't worry, you don't need to explain, Fenley. Bulong ni Vernon bago sinimulan ang pagpapaandar ng kanyang sasakyan. Alam kong hindi ka pa handa ikwento yun, kaya hindi mo pa kinento sa akin. But naging asawa ko siya for a short while. You have the right to be mad about it. Depensa pa ni Fenley. Hon, it's okay. Malumanay na wika ni Vernon at saka hinawakan ng kamay ng nobya. We've been together for almost 4 years. At kayong naging pinakamagandang plot twist sa buhay ko. So you don't need to worry about meeting someone from your past. Magkwento ka sa akin if handa ka na. Sa pagkakataong iyon, ay hinigpitan pa ni Fenley pagkakaok sa kamay ng nobyo. Please promise me, the next time we see him again, sasabihin mo ikaw ang papa ni Zeki. Bulong ni Fenley at walang pag-aalinlangang tumango ang lalaki. At saka itinunong buong atensyon sa daan. I want to win her back. Bulong ni Franz sabay tungga ng isang bote. Shut the fuck up, Franz. Saway ni Eris. Masaya na siya, okay? Huwag mo na siyang guluhin pa. I am certain na sa akin yung bata. Sigaw ni Franz. Tell me, bakit kamukha ko yung bata? Guys, it's been a while since we hang out. Pwede bang huwag na kayong magtalo? Saway ng nobyo ni Eris. Ngayon na nga lang tayo nag-inuman ulit tapos magtatalo pa kayo. Pagsabihan mo yung tropa mo na balak pang guluhin yung masayang pamumuhay ng kaibigan namin. Sawsaw naman ni Yasmin. Honestly, I don't get it. Bakit nakipagkaibigan pa rin kayo sa cheater na iyan? Han, your words please. Saway naman ni Eric sa kanyang nobya. Lasing ka na. I am just telling the truth, Han. At the first place, ikaw naman yung nagloko at nagsinungaling.
Tapos kung kailan masaya na yung best friend namin, babalik ka para sirain ulit ang buhay niya? Oh, come on. Sigaw ni Yasmin. Hami mo bang manakit ng feelings, ha? Alam mo bang habi ko ang manuntok ng mga gagong katulad mo? I'm sorry. Natigilan ang magkakaibigan ng sambitin ni Franz ang mga salitang ito. I know it is not enough, but I am deeply sorry. As if naman may magagaway ang sorry mo. Bulong ni Eris, saka kinuha ang kanyang bag. Muna na ako. Nung makaalis si Eris ay, agad na nilapitan ni Franz si Yasmin. Yasmin, pwede ba akong humingi ng favor? Tanong ni Franz sa babaeng kasalukuyang naglalagay ng lipstick. About? Tanong ng dalaga. Gusto ko lang naman nahimik ang utak ko, okay? Buntong hininga ni Franz. Kumuha ng strands ng buhok ni Zeki. What? Why? Tanong ni Yasmin. Para saan? I just want to know kung akin yung batang iyon o hindi. Kapag napatunayang hindi, edi titigilan ko na sila. Paliwanag ni Franz. At saka, halata namang masaya na sila sa piling ng isa't isa. Paano kung sabihin ko sa'yo na anak mo iyon? Anong gagawin mo? Tanong ni Yasmin, sabay sarado ng kanyang foundation. Susugod sa kanila at kukunin yung bata? Magmamakaawa na balikan ka? Gusto kong bumawi sa anak ko sa mga panahong nawala ako. Sa mga panahong pinagbawalan ako ng pamilya ni Friendly. Buong hininga ni Franz. Kung akin ngayon, nasa yung kakambal niya. Sa pagkakaalam ko, tuwing siyang magiging anak namin. Namatay ang isa, Franz. Seryosong wika ni Yasmin. Isa lang ang nabuhay sa kambal niyo ni Friendly. Ano? Naluluhang bulong ni Franz. Dahil ba yun sa ginawa ko? Nung araw na nalaman niyang naguwi ako ng babae. Taray, may self-awareness ka pala? Sarcastic kong tugon ni Yasmin. Ngayon mo lang narealize yung kagaguhang ginawa mo sa best friend namin? Nakakaloka ka. Mabilis na natahimik si Franz at napaisip. Lubusan siyang nagsisisi sa mga aksyong ginawa niya noon. At aminin man niya o hindi, ay alam niyang huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa kung hindi mag-focus sa kasalukuyan at matuto mula sa nakaraan. Sige, tutulungan kita sa isang kondisyon. Dagdag pa ni Yasmin. I-promise mo na babawi ka sa anak mo. Dahan-dahang tumango si Franz at saka napabuntong hininga. Mama, look! That's Tito Franz, oh! Agad na nanlaki ang mga mata ni Fenly nung marinig niya ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak. Laking pagtataka niya kung kanino niya nalaman ng Franz, pangalan ng dati niyang asawa. Paano mo nalaman si Tito Franz iyon? Tanong ni Fenly sa kanyang anak. Nakwento po ni Tita Yasmin si Tito Franz minsan. Sagot ni Zeki. Bakit po, Mami? Wala naman. Wika ni Fenly at saka binilisan ang pagkuha ng mga gulay. Let's go to the camp. Oh, good afternoon. Bati ni Franz. Napatigil sa paglalakad ang mag-ina. Dahilan para humingi ng tawad ang lalaki. Sorry, nagulat ko ba kayo? Hindi naman. Sorry, pero may pupuntan pa kasi kami. Paalam ni Fenly at saka hinigpitan ang hawak sa anak. Fenly. Agad na nakaramdam ng kaba si Fenly nung tawagan ni Franz ang kanyang pangalan. Manong, patid nga si Zeki sa sasakyan. Susunod na lang ako. Wika ni Fenly sa lalaking nasa dikalayuan. Nung makalayo na ang kanyang anak at driver, ay muli siyang sumuliyap sa lalaki. What do you want? Tanong ng babae. Bakit inilihim mo sa akin na anak ko si Zeki? Bulong ni Franz. What the hell are you talking about? Tanong ni Fenly sabay tulak palayo sa lalaki. Are you out of your mind? Stop messing with me. Ayon sa paternity test, anak ko si Zeki. Sigaw ni Franz. Fenly, bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil ayaw na kitang makita at makasama pa. Sigaw pabalik ni Fenly at saka nagsimulang maglakad palabas ng supermarket. Agad siyang hinabol ni Franz hanggang sa makarating na sila ng parking lot. Luke, alam kong hindi matutumbasan ng kahit anong sorry yung ginawa ko noon. Pero bakit hindi natin itrihatiin ng Linggo para makabawi man lang ako sa bata? Wika ni Franz. Masaya na kami, Franz. Pwede bang tumigil ka na? Sigaw ni Fenly. Ang kinikilala niyang amay, si Vernon. After all, ayaw mo naman akong panindigan, hindi ba?
Napaka-selfish mo, Fenley. Nanginginig ng bulong ni Franz. Wow, so ako pa yung selfish ngayon? Sino bang nagloko? Sino bang nagsinungaling? Baka nakakalimutan mo, ikaw yung dahilan kung bakit namatay yung isa nating anak. Mabilis na palunok si Franz nang marinig ang mga salitang iyon sa dating niyang asawa. Nagbulag-bulagan ako kahit alam ko na may dinadala kang iba't ibang babae sa bahay. Nagpanggap akong walang alam kahit kitang-kita ng dalawang mata ko na nasa loob kayo ng bar. Wala kang ideya kung ilang balde ng luha yung naipon ko gabi-gabi. Tapos ngayon, kung kailan unti-unti na akong nakakausat, hihilain mo na naman ako pabalik? Hinihingal na tugon ni Fenley. Para ano? Para paglaruan na naman ako? Fenley, nagsisisi na ako sa mga nagawa ko noon. Bulong ni Franz. Pero ano pa nga bang magagawa ko, hindi ba? Nangyari na ang lahat. Huli na ang lahat. Patay na yung kambal ni Zeki. Ang gusto ko lang, kahit kaunting oras lang kada buwan, pagbigyan mo ako makasama yung bata. Naiiyak na wika ni Franz. Kasi kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo, ano ko pa rin yan, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Babawi ako kay Zeki. Gagawin ko ang best ko para mapunan yung pagkukulang ko noon. Sa isang kondisyon. Naluluhang bulong ni Fenley. Huwag ka nang magpakita sa akin kahit kailan. Paano? Monday hanggang Wednesday, isama mo siya sa bahay mo. Kapag Thursday, ihatid mo siya kina Mama. Bali, hindi mo na kailangan pumunta sa mismong bahay namin. Paliwanag ni Fenley. Malinaw ba iyon? O heto, nakalagay sa index card niya itong cellphone number at address nila Mama. Bagamat labag sa loob ni Franz, ay tinanggap na lamang niyang nais ni Fenley. Unti-unti na ngang naging malapit ang isa't isa ang mag-ama. Dahilan para kahit papaano ay maging masaya si Fenley. Mama, bakit po hindi kayo magkasama ni Papa sa isang house? Napatigil sa pag-iwan ng carrot si Fenley nang tanungin ito ng kanyang anak. Kung hindi po si Papa Vernon yung papa ko, bakit siya yung kasama natin sa house? Zeki, let's go to sleep na. Pagyaya ni Vernon sa maliit na bata. Tomorrow pagising mo, marami ka nang makikita ang Shanghai sa lamesa. Really? Yay! Sigaw ni Zeki at siya kaagad na sumakay sa likod ni Vernon. Habang tinitingnan ng dalawa sa dikalayuan, ay hindi maiwasan ni Fenley mapangiti. Ngunit, hindi niya mapigilan ang sarili na isipin ang ideya na paano kung si Franz ang kasama ko ngayon at hindi si Vernon. 6 na buwan na rin silang hindi nagkikita ni Franz, pero hindi maiwasan ni Fenley na isipin ang lalaki. Ayaw mang aminin ni Fenley, ngunit alam niya sa kanyang sarili na si Franz ang dahilan kung bakit na-reject niya ang proposal ni Vernon noong nakarang buwan. Good morning po. Bati ni Franz sa mga magulang ni Fenley. Nasaan po si Zeki? May sakit siya eh. Hindi ka ba tinext ni Fenley? Tanong ni Dante habang naglalagay ng mainit na tubig sa kanyang tasa. Hindi na po kami nag-uusap. Siguro 1 taon na rin po. Sagot ni Franz. Matapos pong lahat, sino ba naman babae ang gugustuhin pang makausap at makasama ako, hindi ba? Buti alam mo. Sagot ni Dante. Alam mo, muntik na kitang mapatay nung nasa hospital tayo. Natawa na lamang si Franz at sa kahinipan ng tasang ibinigay sa kanya ni Dante. Wala naman ho sigurong lason ito, no? Sabay na nagtawanan ang dalawa. Dahilan para halos mabuga ni Franz ang iniinom niyang kape. Okay lang ho ba kung bisitahin ko si Zeki doon sa bahay nila? Tanong ni Franz kay Dante. Okay, walang problema. Sagot ni Dante. Ako maghatid sa'yo. Love, may inasahan ka bang bisita ngayon? Tanong ni Vernon nung may marinig silang kumatok mula sa pinto. Ako na lang magbubukas ng pinto. Sige love, thank you. Sambit ni Fenley habang pinupunasan ang mukha at katawan ni Zeki. Ang taas ng lagda ni Zeki. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Oh, good morning, Papa. Agad na napalingon si Fenley nung marinig niya ang kanyang nobyo. Dahilan kung bakit hindi niya napigilan ang mapangiti. Papa, buti bumisita kayo. Bala ko nang dalhin sa os. Agad na natikilan sa pagsasalita si Fenley noong makita niya si Franz na lumitaw mula sa likuran ng kanyang ama. Bumili ako ng gamot.
Nabanggit kasi ng papa mo na may sakit daw si Zeki. Wika ni Franz na saka inabot ang isang kulay puting plastic. Mauo. Magluluto ako ng pancake. Dito ka na muna, Franz. Pag-aalok ni Vernon. At siya ka paniguradong magiging masaya si Zeki once na makita ka niya. Dahil sa alok ni Vernon, ay napilitang pumasok si Franz sa loob ng bahay ng magkasintahan. Habang nag-uusap ang lahat, ay pansin ni Vernon ang pagsulyap ni Franz sa kanyang nobya. At lihim din na napatingin si Fenley sa lalaki sa buong buhay niya. Akala niya sa kanya lang kikislap ang mga mata ng kanyang nobya. Ngayon lamang niya naalala na bago pa siya dumating sa buhay ni Fenley, ay meron muna isang katulad ni Franz. Love, pagtawag ni Vernon sa kanyang nobya na kasalukuyang naglalagay ng mga plato sa lagayan. Hmm? Sagot ni Fenley. Kung papipiliin ka, ako o si Franz. Agad na napatigil sa paglalagay ng plato si Fenley at saka natawa. Anong ibig mong sabihin? Natatawang tanong ni Fenley. Bakit kailangan kong pumili? So ibig sabihin, mahal mo pa rin si Franz? Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Fenley at saka ibinaba ang hawak na pinggan. Love, bakit kailang? Ngayon naiintindihan ko na. Naluluhang bulong ni Vernon. Ngayon malinaw na sa akin lahat. Sinubukan ni Fenley na hawakan ang kamay ng lalaki. Ngunit mabilis na lumayo sa Vernon. Kaya hindi mo kayang tanggapin yung proposal ko na hindi mo maikwento kung paano siya nawala sa buhay mo. Tumatangong wika ni Vernon. Dahil hindi naman siya kailanman nawala sa isipan mo. Kaya siguro hindi mo kayang itapon lahat ng pictures niyo. Dahil niniwala kang babalik pa siya. Pero paano naman ako, Fenley? Dagdag pa ni Vernon. Ako yung mas matagal mong nakasama. At halos kabisado ko na lahat ng impormasyong meron ka. Pero bakit mas gusto mo pa rin siya? Hindi ko rin alam, Vernon. Bulong ni Fenley. Sinubukan kong sunugin lahat ng litrato namin. Pero hindi ko kaya. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang isuko yung sandaling panahon na nakasama ko siya. Pero handa kang isuko yung ilang taon nating pagsasama? Sa pagkakataong ito, ay hindi na napigilan ni Fenley ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kung ganun, maghiwalay na tayo. Nagsimulang maglakad palayo sa Vernon. Umaasa, nahabulin at yakapin siya ng kanyang nobya. Kahit anong bagal ng kanyang paglalakad, ay tila ba wala siyang naririnig na yakap na nagmumula sa kusina. Dito na pagtanto ni Vernon na kapag puso ang tumibok ay nagiging bulag, pipi at bingi ang isang tao. Bulag sa mga kamalian, pipi sa sakit na nararamdaman at bingi sa mapait na katotohanan. Ikaw pa rin talaga. Agad na napakunot noon ni Franz noong makarinig siya ng isang lalaking bumubulong. Noong siya ay lumingon, ay laking gulat niya noong makita niya si Vernon. Anong ginagawa mo rito sa bus stop? Anong oras na? Tanong ni Franz. Teka, may payong ako rito. Umaambun na, ihatid na kita sa inyo. Mahal ka pa rin ni Fenley. Agad na laki ang mga mata ni Franz noong marinig niyang sinabi ng katabing lalaki. At nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kaya umalis ka na. Pumunta ka na sa bahay. Ano? Nautal na wika ni Franz. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Bulong ni Vernon. Ipangako mo sa akin na iingatan mo sa Fenley at hindi mo siya sasaktan. Ha? Nautal na tanong ni Franz. Halata namang mahal niyo pa rin ang isa't isa. Lagi ko kayong nakikita kung paano kayo palihim na sumusulyap sa bawat isa. At bukod pa roon, may picture ka pa rin ni Fenley sa wallet mo. Agad na nalaki ang mga mata ni Franz at saka madaling inilagay ang kanyang wallet sa bulsa. Ano pang ginagawa mo? Takbo! Bago magsimulang tumakbuhay, binigyan muna ng mahigpit na yakap ni Franz Vernon. Hinding-hindi ko sasayangin ang second chance na ito. Bulong ni Franz at saka nagsimulang tumakbo palayo. Habang pinupunasan ang mga luha, ay balak na sanang isara ni Fenley ang kanilang pinto. Ngunit natigilan siya noong biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at makarinig ng isang familiar na boses na sumisigaw mula sa di kalayuan. Fenley!
Finley! Mabilis na lumabas si Finley upang salubungin ang lalaki. Nung magtagpo ang kanilang mga mata, ay pansin nilang puno ito ng pangungulila at pananabik sa presensya ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!